Hi, what's up mga kapanalig? Kamusta kayong lahat? Meron akong gustong ipakita sa inyo na article na nakita ko sa Facebook. Ito, tingnan natin. So, sabi dito, students accidentally creates rechargeable battery that lasts 400 years. So, sa Tagalog pa, merong estudyante na na-accidenteng nakagawa ng rechargeable battery na tumatagal ng 400 years. Wow! So, ano ang unang-una nating maiisip pag nabasa natin yan, mga kapanalig? Na may baterya na tumatagal hanggang 400 years. So, that's amazing, di ba? Wow! So, pero habang nagbabasa ako ng comment, sabi dito, hindi naman sinabi na 400 years bago ma-discharge. Ang sabi, mas madaming life cycle bago masira. So, yun pala. Hindi pala isang beses lang chinarge. Tumatagal lang pala ng 400 years yung buhay ng battery. So, mga kapanalig, meron tayong matututunan sa video na ito. Kasi minsan, kapag tingin natin sa isang bagay, hinuhusgahan natin na yun ang ibig sabihin. Kagaya niyan, student accidentally creates rechargeable battery that lasts 400 years. So, akala natin na may baterya na tumatagal hanggang 400 years. Pero yung pala, yung buhay, hindi siya tumatagal na isang charge lang. Yung buhay pala nung baterya. So, ibig sabihin, i-charge mo pa rin ng i-charge. So, mga kapanalig, ganun. Maraming fake news kapag hindi talaga natin inalam. Kala natin yun na ang totoo sa nakikita natin. Pero, pag inalam pa natin, kapag binuksan pa natin, pag binasa pa natin yung article, dun na natin malalaman yung katotohanan. So, mga kapanalig, maraming kasinungalingan dito sa mundo. Kaya, para natin malaman ang katotohanan, kailangan nating hanapin, kailangan nating buksan, kailangan nating tignan. So, mga kapatid, ano ang pinakamalaking kasinungalingan ng demonyo? Diba? Na walang Diyos, na tsamba lang ang lahat, na hula-hula lang ang lahat, na nakakaisip tayo ngayon, nakakagawa tayo, nakakapagsalita dahil sa tsamba. So, mga kapanalig, yan ay isang malaking kasinungalingan. Kaya nga, Big Bang Theory, it's a big lie. So, mga kapanalig, matuto tayo dahil maraming mamamatay sa akala. Akala nila walang Diyos. Akala nila hindi totoo ang mga nakasulat sa Biblia. Akala nila peke ang Panginoong Hesukristo. Pero akala lang nila yon, mga kapanalig. Kaya let's use the wisdom that came from God. Alam nyo kasi mga kapanalig, knowledge is power. But wisdom is how are you going to use that power? Are you going to use that power in a right way? Or are you going to use that power in a wrong way? So mga kapanalig, wisdom. Gamitin natin yung wisdom that came from God. Huwag tayo kagad magpaloko. Huwag tayong mahulog sa mga akala, sa mga maling akala. Dahil tunay ang Diyos. Tunay ang tagapagligtas, tunay na babalik siya para sa atin ang kanyang mga anak. Kaya't purihin natin ang Panginoong Hesukristo, mga kapanalig. Tayo ay magmahalan sa isa't isa. Tayo ay mag-sharean ng mga nalalaman. Ito ang mga nalalaman ko, mga kapanalig. Sinishare ko sa inyo, sabay-sabay tayong mag-grow. Let's use the wisdom that came from God. Nothing is impossible because God made everything possible. Wow! Hallelujah, mga kapanalig. Yun lang, purihin natin ang Diyos na makapangyarihan. Ingatan niya kayo kahit saan kayo magpunta. Panginoong Hesukristo, siya'y tunay at totoo. Siya ang ilaw sa kadiliman. Pansinin niyo ang salitang ilaw, mga kapatid. I law, siya ang batas. Wow! Hallelujah, amen, and God bless.